my YouTube channel. It's me, Tinay. For today's vlog, nagawa tayo ng cheese stick. Yay! Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients. Let's start, guys! Ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin para sa paggawa ng cheese stick. Hindi siya yung typical na cheese stick na gagawin natin. Kundi yung pwede natin, kunyari merong occasion sa atin na may mga bisita tayo, pwede natin ito ihanda. Mura lang yung magagastos natin dito. And talagang ang patok din siya kung gagawin yung negosyo. And for now, kaya ako magluluto nito kasi para sa merienda. And yun, ipapakita ko na sa inyo, guys. Ito, balat. Balat siya ng siomay. Alam ko naman na familiar kayo dito. Cheese. Any cheese, guys. Kung Eden, marami naman kasi tayong cheese na nabibili. And egg. 2 egg ang kinamit ko dito. And breadcrumbs. Let's start, guys. Gagayat lang tayo ng ganito. Kapal na cheese. Then, ulit. Tayo na kapagayat ng gagayatin natin na dalawa. Kumbaga yung sa isa, magiging dalawa siya. Dalawa yung kakalabasan. Kasi syempre, guys, pag ilagay natin siya dun sa balutan ng ng siomai para hindi siya masyadong maliit. Pero sa inyo, guys, depende. Ganito kasi ang gusto kong size ng cheese na kalabasan. Next, patas natin magayit yung ating cheese. Ito, ating cheese. Kukuha tayo ng balat ng siomai. And then, kukuha tayo ng cheese na ating ginayat. And then, ito siya, guys. Dito sa dulo natin sisimulan para hindi siya bumuka pag pinrito natin siya. And then, kuha tayo ng kaunting ng itlog and lalagyan natin para dunkit siya and hindi siya magbumuka. So guys, tapos tayo sa pagbabalot na yung kinalabasan ng lahat ng ating ginawang cheese stick. And matapos natin ngayon, ibalot, i-dip na natin yung sa egg. And kailangan natin sa breadcrumbs. Para tumitin yung breadcrumbs sa kanya. Basta yung sa ating kamay, yun ang pang-dip ng sa egg, tapos yung isa, yun ang pang-ano natin sa breadcrumbs. Kasi guys, pag pala sa ating ginamit ito, ang pinang-dip natin dito sa egg, may tendency na dumikit lang dito yung breadcrumbs sa ating kamay. And sayang naman. Sa tapos tayo sa pagkukuting ng cheese stick natin. And so natin gagawin is ipapride na natin siya sa'ya. Papainitin muna natin sa ating pan. Lagyan na natin siya ng foil. Lagyan ko pala siya ng star margarine para sumalat siya. And then, pag mainit na yung ating pan, i-prepare natin siya. Thank you.
So ito na guys, natapos na tayo. Ngayon nagtimpla lang ako ng pangsawsawan niya. Yung mayonnaise, tapos nilagyan ko lang siya ng nilagyan ko lang siya ng paminta. Ito siya guys. Ito na! Ito na yung ating cheese stick. Tignan natin siya. Ang sarap niya guys! Sulit na sulit yung ano, pagluluto akin. Kasi guys, ano, hindi malaki yung magagastos nyo kasi yung balutan ng siomai is 25 pesos. Tapos yung bili ko dun sa cheese is 43. Di, siguro wala pa to sa 100. Guys, tas marami kayong maluluto. Siguro nasa, ano to, 40 magagawa nyo. Yan, ganyan may trapa akong balutan ng siomai. So, yun guys. Like this video na ginawa natin and sana patuloy nyo supportahan yung aking mga vlog, yung aking mga video na gagawin. And yun, alam kong matagal, medyo matagal din akong ulit na hindi nakapag-upload kasi sobrang busy sa pag-aaral and promise babawi ulit ako and kasi magtatapos na naman yung aming schooling and yun makakapag marami pa akong video na i-upload. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel and click mo na rin yung notification button para ma-notify ka sa mga video na aking gagawin. And thank you sa panonood and ingat palaging. Bye!